Hello guys! Welcome po ulit sa ating YouTube channel. Andito na naman po tayo guys sa another series of tutorial vlog. And our topic for today is about paano po natin gawin parang smart TV or smart TV be like ang inyong ordinary flat screen na LCD at saka LED. Kahit lumang-luma po ang inyong LCD at saka LED, pwede po natin gawin parang smart TV po yan. Opo, pwede po. Kaya yun ang ituturo natin sa ating vlog na to. Ang number one requirement lang po natin, dapat po may wifi or may existing wifi po kayo sa inyong bahay. And yung dongle na nabibili po sa Shopee, ito po. So yan. Bali, 388 lang po ang price po nito. Yung 388 kasama na dun po yung delivery charge. And syempre po guys, yung existing na LCD po natin, luma LCD po natin, kahit hindi smart or Android TV, sa pamamagitan po nito, magagawa po natin gawing parang smart TV po ang inyong lumang LCD or LED TV. So, ito guys, ito po yung Anycast dongle. Yan. Ito po. So, dito, ito po yung may HDMI port. Ito yung i-connect natin sa TV. Yan. And then ho, sa box niya, may accessories included po ito. Yung cable. Yan. So, dito sa cable niya, andito po yung USB port. Ito po yun. Ito po yung nagsisilbing power source ng dongle. So, kailangan din nating i-connect sa TV po ito mamaya. And then ho, ito po yung medyo malaki na kulay black. Ito po yung parang wifi niya. And then, ito naman yung port na parang charger ng cellphone. Dito po natin i-connect. Dito po. So, yan. Tara, i-connect na po natin sa ating TV itong ating Anycast dongle. Ito po guys yung input ng HDMI ng ating LCD. Dalawa po yan. Dito po natin i-connect. So, yan. Connect na po natin. Kailangan ho, may isalpak nyo mabuti po ito. And then guys, ito po yung USB input ng ating LCD. So, dito po natin i-connect yung USB cable na galing sa Anycast dongle accessories. Ito po yun. Salpak po natin. So, kailangan din ho, naka-install po ito ng maayos para magkaroon po siya ng power source. So, ito po guys, yung sinasabi ko na ang USB ang pinaka-power source ng Anycast dongle po natin. So, nakasalpak yung USB port po natin, kaya nakailaw po yung Anycast dongle. Check po natin. So, yun. Pag tinanggal natin, naka-off po. Kaya ibalik po natin. Yan. Eto guys, naka-setup na po lahat, no? Ibig sabihin, pati yung wifi nyo sa inyong bahay, naka-on na rin siya. So, i-on na natin yung ating TV. Pagka-on ng ating TV, ito po yung magre-reflect. Or ito po yung display ng ating Anycast dongle. Since HDMI 2 po natin i-connect, sa HDMI 2 natin dapat i-select yung ating source sa TV para makita po natin yung ganitong display or yung display ng Anycast dongle. Yun nga pala guys, no, ang pinakapangalan po ng or device name ng ating Anycast dongle ay yung Drome-2074. Ito po yung hanapin natin sa wifi setting ng ating cellphone mamaya para mag-connect. Siya nga pala guys, no, pagkasalpak pala natin ng ating Anycast dongle,
dito sa ating LCD, ang maganda po dito, nag-auto-configure yung ating Anycast dongle. So, maganda po yung nabili po natin. Hindi na po natin kailangan i-manual configure yung ating Anycast dongle. Pero po, kung hindi po nag-auto-configure sa inyo, paki-click nyo po yung link na nakatouch dito po sa description ng ating video vlog na to, kung paano po natin pwedeng i-manual configure ang ating dongle. Yun po guys yung una kong vlog na how to connect your cellphone to ordinary flat screen using Anycast dongle. So yun, visit nyo po yun. So ito guys, pwede na po nating i-connect. I-connect natin yung ating cellphone sa ating Anycast dongle. So ang gawin lang po natin, punta tayo sa settings. Ito po. Click po yung settings. And then ho, punta tayo sa Wi-Fi. And then hanapin yung drone. Ito po yung device name ng ating Anycast dongle. So i-click po natin yung drone 2074. And then pagka-click po natin, magkukonect po siya sa drone. So kung may mag-pop up sa inyong cellphone na ganito, decline or allow, press nyo lang po yung decline. Kasi nga, sa drone tayo magkukonect. So yun, connected na po tayo sa ating Anycast dongle. Ang gawin po natin, exit po tayo. And then punta ulit tayo sa settings. And then ho, open po natin yung other wireless connection sa ating cellphone. Kung wala po kayo neto, punta po kayo sa Play Store, mag-download po kayo ng Miracast. Yung Miracast application, yun po yung pang-connect nyo po. So, yun. I-open lang po natin yung screencast. Screencast built-in po kasi meron ang ating cellphone. So, open lang po natin. Hintayin nating ma-search niya po yung drone. Drone 2074. Ito po yun. So, click po ulit natin. Hintayin po natin mag-reflect yung display ng ating cellphone sa LCD. Ito po yan. Yan. So, successful connection po tayo. Isa na po yung display ng ating cellphone versus dun sa TV. So, pwede na po tayong mag-browse. Pwede na pong gawin nating parang smart TV. Lahat po na pwedeng gawin dito po sa inyong cellphone, doon mo na makikita sa big screen. So, ulitin ko, sa big screen na po nyo makikita lahat ng mga ginagawa nyo sa inyong mobile phone. So, kunwari, gusto mong mag-stream ng mobile game sa inyong LCD para mas mapanood po ng mga kasama mo sa bahay yung paglalaro mo. Pwede po. Kagaya ng mga mobile games na ganito. Then, syempre, hindi mawawala yung uso na Mobile Legend Bang Bang. Ayan. Para mas ma-enjoy ng buong grupo sa inyong bahay, hindi lang yung naglalaro yung nag-i-enjoy. Diba? Yung mga meron na gustong mapanood, sa big screen na po nila makikita yung inyong laro or events. Kung meron mang events, sumasali kayo sa tournament. Yan guys. So, ganun lang. So, lahat. Pwede ho. So, ito guys, mag-sample pa tayo ng isa. Kunwari po, mahilig po kayong manood ng NBA replay. Kasi, playoffs po ngayon. So, NBA playoffs 2020. And then, gusto niyo mapanood yung highlights. So, pili lang po tayo. Yan. Which is ito. Ang nanalo po kanina is yung Denver Nuggets. So, yun. Mm-hmm. Yung
Ito yung ating cellphone. Ito yung, po yung piniplay. And then, doon po sa TV. Lakasan po natin yung volume. Set in the tone offensively and defensively. These early lapit po natin. Yeah, he had that banked in three shot where after that you figured it was going to go Denver's way a little bit. Yan po yung TV. Here's Leonard for three. Got it. So hanggang doon na lang po yung ating vlog guys, no? I hope so na nakatulong po sa inyo and nasundan nyo po. Madali lang pong gawin, di po ba? Hanggang sa muli po, maraming salamat. Bye!